Hello viewers, my name is Ken, and welcome to my channel. This is Candid Vlogs. Today is the release date of hashtag Snyder Cut or ZACK SNYDER'S Justice League. Many people, including me, or many people have been waiting for this, and I've been waiting for this ever since I learned that this is gonna happen. And sige, magtatagal na lang ako. Hirap pala mag-straight English. Anyway, so ngayon, ano tong hashtag Snyder Cut? So, hindi nga nagustuhan ng mga tao yung Justice League na theatrically released noong 2017 na si Josh Whedon ang tumapos sa post-production. Nag-add siya ng scenes. May mga hindi siya sinamang scenes. So, ibang-iba yung vision ni Josh sa vision ni Zack. So, sobrang nag-iba yung movie. So, fans of Zack Snyder, we wanted his vision of the film to be released. So, nag-start yung, I think nagkaroon na ng public clamor, and nagkaroon na ng mga, yung, ano ba tinatawag doon? Nagkaroon ng campaign. Tama ba? Campaign ba tawag doon? Nagkaroon ng, oh, ito, due to insistent public demand. Ayan, nagkaroon ng insistent public demand. Ayun, movement. Nagkaroon ng movement. Petition, yung mala petition. Na-confirm siya nung, well, sort of nagka-hope. Nagkaroon siya ng strong hope nung March 2019. Sinabi ni Zack Snyder na meron talagang nag-i-exist yung original Zack Snyder cut. And it's up to Warner Brothers to release it. Nung May 2020, doon siya na-confirm na i-release yung Zack Snyder's Justice League sa HBO Max. Supposedly, dun lang i-release yung Zack Snyder's Justice League. Pero thankfully, they have decided to release it also on HBO GO. Paano ba natin mapapanood yung Zack Snyder's Justice League? Pwede siya sa cellphone or sa tablet. So if you have an Apple device na iOS or iPadOS, just search HBO GO sa App Store. Kung meron ka namang Android phone or tablet, pwede mong i-search sa Play Store. Ngayon, pwede rin siya sa browser using your laptop. Just go to, i-Google mo lang yung HBO GO. Tapos just create an account using an email address. And kailangan ng payment, pwede siyang, yung payment niya, pwedeng via App Store. So mas madali na. If you have Signal, postpaid, tsaka Globe, tsaka Sky Cable, meron ding types of plan, depende sa plan, na may HBO GO na included. So you can check with your Sky Cable, Signal, or Globe subscription kung ano yung HBO GO na meron. Kung meron. Pero nevertheless, kung wala man, mura lang naman siya. It's just 380 pesos per quarter or 150 pesos per month. Meron siya 7-day free trial. So, pwede mo i-cancel before matapos ng 7 days. So, pwede panoorin mo lang yung Zack Snyder's Justice League tapos i-cancel mo na bago mag 7 days. I suggest na wag kasi marami magandang movie sa HBO GO na wala sa Netflix. So, lalo kung wala kang cable, magandang alternative yung HBO GO. Plus, yun nga, maaring marami pang future na exclusive releases ng movies like itong Zack Snyder's Justice League sa HBO GO. So, go! Download the app and watch this movie. By the way, differences from the theatrical release by Joss Whedon, finished by Joss Whedon, this is much longer. Kasi yung theatrical release is just 2 hours. Ito double. This is 4 hours. Actually, nasabi nga sa mga balita before na miniseries siya. Parang 6-part miniseries. So kung 4 hours divided by 6, that's 40 minutes each. So tama lang, no? Pero eventually, they decided na it's really just a long movie. Na yun yung vision din ni Zack Snyder na it's a long movie. It's a 4-hour movie na it is meant to be watched na in one go on HBO GO. Madami naman ng ibang naging ano, very very long movies gaya ng mga movies ni Lav Diaz, if you know. Anyway, that's a story for another day. Actually, nung napanood ko yung Justice League nung November, it was released November 2017, of course with very high expectations. To be honest, na-disappoint ako. First, parang maiksi siya. So, parang bitin. Naging light siya. May mga
feeling ko out of place na humor. Though hindi ko na sobrang maalala kasi it's been more than 3 years. It's 3 years and 4 months ago. Yun, napanood ko kasi siya sa scene and I think once lang. And ano yung sasabihin ko? Actually, okay lang namang may humor kahit seryoso yung film. Napatunayan ko yun sa, I guess, Insidious tsaka Conjuring. Kasi those were mga matino siyang horror film. Pero may mga joke din siya. Pero for me, hindi siya out of place. And for me, hindi naging corny yung movie because of those jokes. Pero dito sa Justice League na theatrical release, parang hindi masyadong bumagay. Kaya siya disappointing for me and I think for many other fans is because we've been used to DC movies as, let's say, dark action suspense na dark yung tone. Similar sa The Dark Knight na very, very, very successful. And especially, sobrang galing ng director ng trilogy na yun, si Christopher Nolan. Which, by the way, I love all of his films. As in, 100% ng films na napanood ko ay lahat. For me, I can say, maganda lahat ng movies na. Doon kasi nagde-differ yung DC versus Marvel. Yung DC mas dark suspense action. Whereas, yung Marvel, siya yung mas light, mas colorful, mas funny. Because when I read about it, nalaman ko na yung director pala ng Justice League, yung tumapos ng movie, I see Joss, di ba Joss? Kasi SS. Joss Whedon, director ng The Avengers, yung first Avengers movie ng 2012. Si Snyder kinailangan mag-step down dahil namatay yung anak niya, si Autumn Snyder. So, understandable naman yung reason niya. So, si Joss Whedon ang nag-take over. Now, let's talk about DCEU. So, itong Justice League was or is a part of DCEU or DC Extended Universe. Actually, hindi ko alam yung meaning ng DC. I mean, hindi naman siguro na siya importante. Basta DC. DC Extended Universe. Yung first movie ng DC Extended Universe, is Man of Steel, released in 2013. Yun, nagandahan ako dun. Dun ko rin na-realize na, ito yung branding ng DC. Dark suspense. Tapos yung kumbaga yung parang filter or ayun ko, color grading ba tawag, cinematography na iba. Na for me, parehas maganda yung Marvel tsaka DC, tapos magkaiba sila. So, I believe ginawa ng Warner Brothers yung DCEU dahil sa success ng Marvel Cinematic Universe and dahil din sa success ng The Dark Knight Trilogy directed by Christopher Nolan. So first yung Man of Steel. Pangalawa yung Batman v Superman Dawn of Justice, nakasabay ng Captain America Civil War. Hindi naman sobrang kasabay, pero same year. And napanood namin yun, actually. Trivia lang. Share ko lang. Superplex G sa South Korea. Sa Lotte Cinema. World's biggest screen. Hindi ko sure kung hanggang ngayon. Pero as of 2016 kami nanood. Well, 2016 yung Dawn of Justice. Sumunod yung Suicide Squad. Tapos Wonder Woman ng 2017. Napanood ko to sa British North. Bago bukas lang siya. Tapos mura lang yung sinehan ng that time. Mura for that kind of cinema. Kasi recliner seat siya pero 300 lang. Anyway. Ngayon 450. Ay hindi. Sarado ngayon. Aquaman. So far, Aquaman yung naka 1 billion. Shazam. Birds of Prey. Wonder Woman 1984. Medyo nag-diverge. Diverge pa tayo. Nag-branch out. Nagkaroon ng DC pa din. Pero hindi kasama sa DCEU. Yung Joker. Joker with yung 2019 movie. Ano mo pangalan nito? Joaquin Phoenix. For me, ang ganda rin ng movie na yun. Very, very easy. Medyo kakaiba siya. Different universe siya. Independent siya dun sa DCEU. I think yung Joker sa DCEU is Jared Leto dun sa Suicide Squad. And so may future pa naman DC Extended Universe. So ngayon, nasagot na natin how to watch it, what is it about, and why. Bakit ba nagkaroon nito, and bakit ba gusto natin na panoorin. Okay, so ngayon, panoorin ko siya. Pakita ko yung aking setup. Siyempre, gusto ko sa TV, diba? Sa TV, ayan. Ayan na siya. Tapos, nakakunik siya sa iPad. Yung TV, tapos iPad. Kung mapapansin nyo, 4x3 yung ratio ng movie. Ganun daw talaga.
yun daw talaga yung gusto ni Zack Snyder. I think kasi yun yung ratio ng IMAX. So, perhaps ano siya, made for IMAX. So now, I'm going to watch it. So magsusot ako ng AirPods kasi, of course, hindi nyo pwedeng marinig. Gonna watch. So yung HBO GO, yun, para rin siyang Netflix. Sorry, excuse me. Para siyang Netflix, Apple TV Plus, TV Plus, Disney Plus. Well, Disney Plus wala rin. Gusto ko rin siya pero wala rin dito. Tapos, ang maganda sa HBO GO, I think, lahat ng movies na mapapanood natin sa HBO na cable channel, nandun din. Tapos, meron siyang live broadcast nung apat nilang channel. Yung HBO, HBO Signature, HBO Family, tsaka HBO... Ano pa yung isa? Signature Family Hits, HBO Hits. Yeah. So, maganda rin siya alternative to cable kung nagpapakable ka lang for movie channels. So, yun lang, HBO GO lang. It's much cheaper. So, ano HBO MAX? Doon din nirelease yung Wonder Woman 1984. So, yung HBO MAX, para siyang Apple TV Plus, Disney Plus, saka Netflix. Kaso, wala siya sa Philippines. Actually, gusto ko sana yung HBO MAX saka Disney Plus. I think US pa lang yung HBO MAX.